Sino ang mga Taliban? Ano ang kanilang kasaysayan? At ano ang nais nila para sa Afghanistan? Isa sa pinakamainit na balita ngayon sa buong daigdig na ang mga militanteng Taliban ay nakapasok na sa kabisera ng Afghanistan na Kabul at si Pangulong Ashraf Ghani ay tumakas na sa kanilang bansa. Ang matibay at mabangis na grupong Islamist na ito ay sumulong na sa bansang Afghanistan kasunod ng pag-atras ng mga puwersang militar ng Estados Unidos at ng mga bayan dito at pangunahing mga lungsod ay napasailalim na ng kanilang kontrol. Sinabi ng isang opisyal ng Taliban na malapit nang ipahayag ang Islamic Emirate ng Afghanistan mula sa palasyo ng pagkapangulo. Maraming nagtatanong kung sino nga ba ang mga Taliban, kung paano sila nagkaroon ng kapangyarihan o ganitong puwersa at kung ano ang gusto nila para sa Afghanistan. Ang Taliban na nangangahulugang mga mag-aaral o mga estudyante sa wikang Pashto ay nagsasagawa ng isang agresibong kilos laban sa pamahalaang sinusuportahan ng Western country sa Kabul mula nang sila ay mapatalsik sa kapangyarihan noong 2001. Ang pangkat na ito ay nabuo ng mga mandirigma na tinatawag na Mujahideen o Mujahideen na lumalaban sa mga pwersang Soviet noong 1980s sa suporta ng CIA. Umusbong ang pangkat ng Taliban noong 1994 bilang isa sa maraming dahilan kung bakit nagkakaroon ng civil war sa bansa ng Afghanistan. Nakontrol ng Taliban ang karamihan sa bansa noong 1996 at ipinataw ang sarili nitong mahigpit na bersyon ng Sharia o yung tinatawag na batas ng Islam. Ang grupo ng Taliban ay inakusahan ng brutal na pagpapatupad ng Sharia na may mga pagpapatupad sa publiko para sa mga nahatulan ng pagpatay o pangangalunya at pagputol sa mga napatunayang nagkasala sa pagnanakaw. Isa din sa utos nila na kailangan palakihin ng mga kalalakihan ang kanilang balbas at sa mga kababaihan naman ay kailangang magsuot ng burka o kasuotan na sumasakop sa kanilang buong katawan. Ngunit pagkatapos ng pagtago kay Osama Bin Laden at mga pangunahing tauhan ng Al-Qaeda sa kalagayan ng 9/11 attack noong 2001 sa World Trade Center sa New York, nahulog at natalo ang Taliban matapos maglunsad ng opensiba ang isang pinagsamang military coalition ng Estados Unidos noong October 7, 2001. Sa kabila ng pagpapatalsik mula sa kapangyarihan, nagpatuloy ang Taliban sa isang gerilyang digmaan laban sa mga pamahalaang sinusuportahan ng kanluranin o Western country at mga puwersang pinamumunuan ng Estados Unidos sa bansa. Ang Taliban ay nakipag-usap sa Estados Unidos noong 2018 at nagsagawa ng kasunduan sa kapayapaan noong February 2020 na kung saan ay nakatuon sa Estados Unidos na bawiin ang mga tropa nito habang pinipigilan ang Taliban mula sa pag-atake sa mga puwersa ng Estados Unidos. Gayunpaman, nagpatuloy ang pagpatay ng Taliban sa mga puwersang pansiguridad ng Afghanistan at mga sibilyan. Ang tanong, ano nga ba ang gusto ng Taliban para sa kanilang bansa? Nais ng grupong fundamentalist o Taliban na ibalik ang Sharia sa Afghanistan at ang mga hindi makaalis sa bansa ay kailangang umangkop sa isang pamumuhay na hindi pa nila nakikita sa loob ng 2 dekada. Huling namuno ang Taliban sa Afghanistan noong 1996 hanggang 2001. Ang mga kababaihan ay hindi maaaring magtrabaho. Ang mga batang babae ay hindi pinapayagan na pumasok sa paaralan at ang mga kababaihan ay kailangan takpan ang kanilang muka at samahan ng isang kamag-anak na lalaki kung nais nilang makipagsapalaran sa labas ng kanilang mga tahanan. Ipinagbabawal din noon ang musika, telebisyon at maging ang sinihan. Sinabi ng pangkat na Taliban na tatapusin ito ang edukasyong halo-halong kasarian o pagsasama ng kalalakihan at kababaihan at ibabalik ang batas ng Islam sa isang sentral na lugar sa lipunan. Sa pag-uusap tungkol sa isang political settlement sa mga nagdaang taon, ang pinuno ng Taliban ay gumawa ng katiyakan sa kanluranin
na ang mga kababaihan ay tatangkilikin ang pantay na karapatan alinsunod sa ipinagkaloob ng Islam, kabilang ang kakayahang magtrabaho at makapag-aral. Noong early 2021, sinabi ng Taliban na nais nila ang isang tunay na sistemang Islam na gagawa ng mga probisyon para sa mga karapatan ng kababaihan at minorya, alinsunod sa mga tradisyon ng kultura at mga alituntunin sa reliyon. Ngunit bago ito, may naganap na pangyayari kung saan ang mga mandirigma mula sa pangkat ng Taliban ay lumakad sa mga tanggapan ng isang bangko sa Kandahar at inutusan ang 9 na kababaihan na nagtatrabaho doon na umalis. Inihatid sila ng mga armadong Taliban sa kanilang tahanan at sinabi sa kanila na huwag nang bumalik sa kanilang trabaho. Ang insidenteng ito ay isang early sign na ang ilan sa mga karapatang nakuha ng mga kababaihang Afghanistan o Afghan sa loob ng 20 taon mula nang matalo ang kilusan ay maaaring mawala. Dahil dito, hindi nakapagtataka na kung bakit maraming sibilyan ngayon ang nais makaalis sa Afghanistan dahil ayaw nila ang pamumuno ng mga Taliban. Ang Estados Unidos at United Nations ay nagpataw ng parusa sa Taliban at karamihan sa mga bansa ay malamang na hindi kikilalanin ang pangkat na ito. Gayunpaman, ang ilan sa mga bansa tulad ng China ay nagmungkahi na maaari nilang kilalanin ang Taliban bilang isang lehitimong rehimen. Una sa mga pangunahing tao na nasa likod ng Taliban ay si Haybatullah Akhundzada. Hinirang siya bilang kataas-taasang pinuno ng Taliban matapos ang isang drone strike ng US na pumatay sa kanyang lahi noong 2016. Si Haybatullah Akhundzada ay may malawak na paniniwalang napili upang maglingkod bilang isang spiritual figurehead kaysa sa commander ng militar. Naging instrumento siya sa pag-iisa ng mga militanteng grupo matapos itong matalo sa panahon ng isang pakikibaka sa kapangyarihan kasunod ng pagpatay sa kanyang pamilya na si Akhtar Mansur at ang paghahayag na itago ang liderato sa pagkamatay ng tagapagtatag ng Taliban na si Mullah Omar sa loob ng maraming taon. Ikalawa sa mga pinuno dito ay si Mullah Abdul Ghani Baradar. Si Abdul Ghani Baradar ay lumaki sa Kandahar, ang lugar ng kapanganakan ng kilusang Taliban, at lumaban siya bilang isang rebelde laban sa pananakop ng Soviet noong huling bahagi ng 1970. Itinatag niya ang Taliban kasama si Mullah Omar noong unang bahagi ng 1990, kasunod ng pag-atras ng Soviet. Pinamumunuan niya ngayon ang tanggapang pampolitika ng Taliban at bahagi ng pangkat ng negosasyon na pumirma sa kasunduan sa pag-atras ng mga Amerikano. Ikatlo sa mga pangunahing tao sa likod ng Taliban ay si Sirajuddin Haqqani, ang anak ng isang kilalang commander ng Muwahidin. Si Haqqani ang namuno sa network ng Haqqani, isang itinalagang grupo ng terorista na matagal nang itinuturing na isa sa mga pinakamapanganib at dahilan ng pakikipaglaban sa mga pwersang NATO na pinamumunuan ng Estados Unidos. Ang pangkat ay kasumpa-sumpa dahil sa paggamit nito ng mga suicide bombers at inakusahan ng pagpatay sa mga nangungunang opisyal ng Afghanistan, maging ang pagkidnap sa mga mamamayan na mula sa Western country kapalit ng perang pantubos. At ang pinakahuling pangunahing tao sa likod ng pangkat ng Taliban ay si Mullah Yaqob, ang anak ng tagapagtatag ng Taliban na si Mullah Omar. Si Mullah Yaqob ang nangangasiwa sa pagpapatakbo ng militar ng grupo ng Taliban. Siya ay iminungkahi bilang pangkalahatang pinuno ng kilusan dahil sa kanyang pagkapanalo sa mga naging labanan sa Afghanistan. Ngunit iminungkahi ni Yaqob kay Akhundzada ang pamumuno dahil sa kanyang kakulangan pa sa karanasan sa battlefield at maging sa edad niya rin dahil pinaniniwalaan na nasa 30 years old pa lamang si Mullah Yaqob. Ang pangkat ng Taliban ay itinuturing na isa sa pinakamapanganib na pangkat sa buong mundo ngayon. Marahil ay hindi pa lumalabas ang ibang kadahilanan kung bakit gusto nilang pamunuan ang bansang Afghanistan. Nawa sa videong ito ay nakapagbigay kami ng kaunting kaalaman tungkol sa kasaysayan at layunin ng mga Taliban sa mga nagaganap na kaguluhan sa Afghanistan. Kung nagustuhan nyo ang videong ito at ang mga ganitong content, bisitahin lamang ang aming Facebook page na Knowledge Power TV. You are one click away from supporting us. Maraming salamat!